Andito na naman ang aking amiga, si Amiga Lynn. Makapagsuot nga ng aking gold earrings para hindi naman ako kalait-lait sa paningin niya. Alam mo naman yan, Diyos ko. Sosyalera, pakialamera, alahera, lahat ng hera, era, ra. Uy, andiyan ka na pala. Kumusta, Amiga Lynn? Eto, surviving. Pasensya na, medyo mainit. Wala kaming aircon. Oo, medyo mainit. Ay, may dala ka palang ganyan. Oo. Meron ako nito. Meron din ako nitong ano, kasama to sa online business ko. Baka gusto mong bumili. Para hindi ka nalang manual-manual lang pay-pay-pay-pay. Sige. Siya nga pala, kaya ako nandito, gusto kitang bentahan ng raffle ticket. May pa-raffle ako, online raffle. Ang mapapanalunan ay isang sakong bigas. Ayoko na nga kumain ng kanin. O baka gusto mong tumaya? Ay nako, ayoko na nga kumain ng kanin. Kasi lagi ako napapasok. Speaking of napapasok, sino mo talaga ang nagsabi na ang pag-aasawa eh katulad ng mainit na kanin na kapag iyong isinubo eh pwede mong iluwa kapag napaso ka? Ay, kasabihan niya ng mga oldies, ng mga matatanda. Ay, ganun ba? Pero lately, hindi na niyo ako pinapakain ng mainit na kanin kasi lagi na lang kaning lamig o baha ang kinakain namin. Minsan tutong pa. Alam mo na, wala naman kaming rice cooker. At saka, minsan nga, wala kami masain. Ang bili nga ng bigas, wala. Well, well, well. I smell poverty. Ako, hindi ako napapasok kasi ang aming rice cooker ay may temperature controller. Isiset mo lang siya para gusto mo siyang warm, para hindi ka mapasok. Anyway, hindi naman ako masyadong kumakain na niya kasi laging fried rice ang kinakain namin sa bahay. Amiga Lynn, so ibig sabihin, nagpapasosyal ka. Alam mo ba kung paano na-invento ang fried rice? Mga tirang kanin yan. So gusto lang nilang i-recycle para mapakinabangan. So, I smell stinginess. Ibig sabihin, kuripot. Excuse me, Amiga Back. There's nothing wrong with being kuripot. Bakit pakinggan ng stingy? Let me correct you. Gamit mo ang salitang frugal. Mas maganda pakinggan, di ba? Stingy, frugal, same family. Naku, pare-pareho lang naman yung mga yan. Magkakamag-anak na yung mga salitang yan. At di ko lang maisip, bakit kaya mga mayayaman, ano, sobra silang mga kuripot? Ang yaman-yaman na nila, wala silang ginawa kundi magpayaman. Nag-i-enjoy pa kaya sila sa buhay nila? Ay naku, baka kung saan pa mapunta ang usapan natin. Tataya ka ba sa raffle ko? Kumuha ka isang number kahit bigas ang mapapanalunan. Kung ayaw mo siyang isaing, i-barbecue mo na lang. Ganon? Eh, sige, kuha ko ng 10 ticket. Gagawa ako ng bibingkang bigas. Pupurgahin ko ang asawa ko, baka sakaling bumalik ang pagka-sweetness niya sa akin. Teka lang, may online shopping business ako. Baka gusto mong kumuha sa akin ng mga damit. Ano ba yan? Umayos ka nga. Tingnan mo yung mga damit mo. Luma-luma na. Kumuha ka na sa akin. Teka lang. Bakit mo ba pinapakialaman ang mga damit ko? Presko nga yan, no? Kaya ganyan ang mga suot ko. Alam mo na, gusto mo maging komportable. Kaya komportable ako sa ganito. Ay nako, kilala na kita. Umi-eksena ka lang. Gusto mo lang akong bentahan ng something. For sure. Ikaw naman, hindi ka mabiro. Alam mo naman ang amiga mo. Mapagbiro. Tsaka, businesswoman, business-minded. Kaya lagi ipinapasok ang business sa kung saan man, diba? Huwag ka nang ma-hurt. Huwag mo nang pakialaman ang mga gets up ko. Ikaw ba pinapakialaman ko ang mga Cortina-inspired dress mo? Ay nako, amiga, wala kasi kayo masyadong Cortina dito sa bahay. Kaya wala kayo mga ganitong emote-emote, diba? Cortina, pero ang ganda-gandang tingnan, diba? Ay, nilalait mo na ako for sure. Gusto mo lang talaga akong bentahan ng mga kortina mo. Hindi mo ba napapansin? Hindi na kami gumagamit ng kortina dito. Aksaya lang yan sa sabong panglaba. At beside, windowless kami. Alam mo yun, pasok lang ng pasok ang hangin. So, hindi na kailangan ng mga kortina.
Eh, double purpose naman ang mga kurtino ko, di ba? Pwedeng maging punda, bedsheet, at saka pwedeng maging outfit. Sabihin mo yan sa anak mo na mahilig gumawa ng video, katulad ng mga pinagagawa ni Backling. Alam mo yun, ang dami na kaya ng mga ginawa sa kurtina niya. Ang dami niya mga ideas, mga bedsheet, mga kurtina, mga gown, kung ano-ano made of kurtina, di ba? Ayan, umininja moves ka na mga promote-promote ng online selling business mo, ha? Turuan mo nga ako ng mga online na business na yan. Sige. Kumusta na nga pala yung anak mong si Maximo? Balita ko ang pangalan niya, Maxine na. Ay, ayun, kakapanood ng kurtina show ni Backling. May sarili na siyang online dress shop. O, bongga, made of kurtina din. Alam mo, bentahan mo siya ng mga kurtina mo. Magkakasundo kayo. Ito, ibigay ko sa'yo ang page niya at saka ang kanyang YouTube channel. Sige. Uy, balatuhan mo ako, ha? Pag naging successful ang business venture niyo, alam mo na, referral fee. Sige. Sa panahon ngayon, lahat tayo nangangailangan. Backlinks. Backlinks. Backlinks.